Ikalawang kasinungalingan pagdating sa network marketing ay kailangan mo lang laliman ang reason why mo. So itong kasinungalingan na ito ay madalas ginagamit ng mga uplines na hindi nila alam talaga kung ano yung ituturo nila sa'yo. Okay? Kasi ito yan eh, palagi mong tatandaan, kahit gaano kalalim yung reason why mo, ang hirap kumita sa negosyo kung hindi mo alam kung ano yung eksaktong gagawin mo or kung wala kang specific, effective, step-by-step, and ethical strategies. Seses! Don't get me wrong, kailangan mo talaga ng malalim na reason why para sa negosyo mo. Totoo yun, pero hindi sapat na yun lang yung meron ka. Kasi kahit gaano kalalim yung reason why mo, kung hindi mo alam yung eksaktong gagawin mo, hindi mo alam kung paano magkakaresulta sa business mo. Kumbaga, na-experience nyo na to, sigurado ako na after mo sa training ng iyong company or ng iyong business, eh talagang pump up ka, motivated na motivated ka, gigil na gigil ka, hindi ka makatulog nung gabi. Pero pagkatapos mong mabaliw, pagkatapos mong ma-motivate, ito yung tanong na pumasok sa isipan mo. Anong gagawin ko? Anong kailangan kong gawin? So comment ka dyan sa ilalim kung na-experience mo na yung ganun. Na ganun na pakiramdam. Hindi mo alam kung ano yung eksaktong gagawin mo. Kumbaga parang ang nangyayari sa'yo ay para kang may sasakyan na punong-puno ng gasolina, no, nakapultang, pero walang gulong. Di ba, hindi uusad yun, walang gulong eh. No, kahit anong kakaliko mo dyan, kahit anong tapak mo sa gas, hindi siya uusad kasi wala siyang gulong. Kahit punong-puno ka ng gasolina. So, ang nangyayari, tapak ka lang ng tapak sa gas ng iyong sasakyan, pero hindi siya gumagalaw at nauubos na lang yung gasolina. Hanggang sa imomotivate ka na naman ulit, lalagyan ka na naman ng gasolina, pero hindi mo pa rin alam yung gagawin mo. So, napaka-importante na meron kang reason why at the same time, meron ka nung seses. Or alam mo kung ano yung eksakto na gagawin mo. Madalas kasi ito yung ginagamit na palusot ni upline kasi hindi niya maamin sa'yo na hindi niya rin alam kung ano yung tuturo niya. Ngayon, ito kasi yung nagiging sakit ng mga nagiging successful na uplines. And alam ko rin yung pakiramdam dahil nung simula akong kumita ng passive income, 6-figure a month passive income, eh aminado ko na nakampante rin ako. May dumating rin ako sa point na nakampante ako, pa-chillax-chillax na ako, hindi na ako masyadong umahataw kasi nga passive na eh. Kumikita na ako and para sa akin, deserve ko naman talaga yon and tama naman talaga. Pero ang hindi tama doon ay yung kumampante ako. Kasi naalala ko yung mismong tinuro ko eh. And kung hindi ako nagkakamali, yun yung pinakang unang video na ginawa ko dito sa YouTube na simula doon sa video na yun, naging consistent na ako for how many years? I think 3 years ko na yata na ginagawa to. 3 years na din na nag-YouTube ako. So, naalala ko yung tinuro ko doon, which is yung number one killer ng success. Kung sakaling hindi nyo pa yung napapanood na maikling video lang yun, which is complacency o yung pagiging kampante. At ito rin yung tinuturo ko sa mga leaders ko, sa mga members ko na nagsisimula na magkaroon ng momentum, sa mga members ko na nagsisimula ng kumita ng malaki. Ito rin yung paulit-ulit kong nire-remind sa kanila na kapag kumampante ka sa negosyo mo, yan ay yung simula ng pagbagsak mo. Kaya yun din yung nire-remind ko ng paulit-ulit sa sarili ko. Kaya alam ko yung pakiramdam na once na meron ka na-achieve na certain degree of success, eh kakampante-kampante ka na lang. Don't get me wrong, hindi ibig sabihin na to ay wala ka ng karapatan magpahinga, hataw ka lang ng hataw 24/7. Hindi yun ang ibig kong sabihin, no? Na parang hindi mo deserve yung mga bagay na meron ka, dapat hataw ka pa rin. Hindi yun ang point ko. Ang ibig kong sabihin is yes, deserve mo yan kung ikaw ay kumikita na ng malaki, kung kakaroon ka na ng passive income, dahil pinaghirapan mo yan. Pero hindi tama nakakampante ka. Okay lang magpahinga, okay lang mag-chill once in a while. Pero hindi okay ay yung maging kampante ka na lang. Na feeling mo ay wala na mangyayaring masama. Na feeling mo ay hindi na bababa yung sales mo kasi bababa at bababa yan. Ganun talaga pagdating sa negosyo natin. Taas at baba talaga yan. Kaya yun din yung naging isang malaking lesson pagdating sa akin. Okay. Pagdating sa mga uplines mo, kung ganun yung sakit nila, wala na tayong magagawa doon. Pero yun yung isa sa reason kung bakit yan lang yung madalas nilang sinasabi sa'yo. Kapag yan paulit-ulit nilang sinasabi sa'yo na hindi pa kasi malalim yung reason why mo eh. Yun yung paulit-ulit nilang sinasabi sa'yo sa tuwing tinatanong mo kung paano mag-invite, paano yung mag-close ng deal, paano mag-follow. Alam mo yung mga specific skills or kapag tinanong mo bakit hindi ka pa nagkakaresulta, di ba? Pag yun na palagi nilang sinasagot sa'yo, eh may problem na. Lalo-lalo na kung alam mong malalim yung reason why mo. Kasi ako mismo naniniwala ako sa'yo na malalim yung reason why mo eh. Dahil kung hindi malalim yung reason why mo, hindi ka magre-research sa Google o sa YouTube kung paano rumisulta sa negosyo mo. At yun nga siguro yung rason bakit ka nanonood sa akin eh. Kasi naghahanap ka ng paraan kung paano ka kikita. Meaning, malalim na talaga yung reason why mo. Pero dito sa negosyo natin, hindi naman dito palaliman ng reason why eh. Hindi naman padramahan ng buhay to. Hindi naman pagandahan ng kwento. Kasi marami akong kilala din, personally, sa mga downlines ko na super the drama ng mga reason why nila. Maalam mo kaya.
napakalalalim ng mga reason why nila, may mga umiiyak pa sa akin noon, pero ngayon wala na. Nag-quit na. No? Even though pre-provide ko sa kanila yung specific na strategies na kailangan nilang gawin, nag-quit pa rin. Meron kasi talagang mga tao na ganun. So, ang point ko dito is, hindi naman palaliman to ng reason why eh. Kasi ako personally, kung sakaling hindi mo pa alam, pero madalas ko naman to nakikwento, pero kung sakaling hindi mo alam, ang reason why ko lang naman noon, nung nagsisimula ako sa negosyo, na bakit gusto kong maging successful, bakit gusto kong umasen, so bakit ako gigil na gigil, napakasimple lang ng reason why ko eh. Kasi ma-pride ako. Di ba? Isipin mo yun, ano ba madalas na reason why ng mga tao, ng mga networkers, bakit nila ginagawa itong negosyo para sa family, para maihahon sa kahirapan, di ba? Para sa magulang, ang lalalim ng mga reason why, and wala namang problema doon. Pero para sa akin, katulad nung sinasabi ko, hindi siya palaliman ng reason why eh. Kung ano talaga yung reason why mo na nararamdaman mo na kapag naiisip mo yung reason why na yon, eh nanggigigil ka na kahit na nahihirapan ka, kahit na nag-struggle ka, kahit maraming rejection, kahit paulit-ulit na nagkakamali sa negosyo mo, pero pag naiisip mo yung reason why na yon at ginaganahan ka na ulit, nagkakaroon ka ng energy para mag-move forward, yun yung totoong reason why mo. No? Huwag kang makigaya sa reason why ng ibang tao. Hindi to palaliman at pagandahan ng kwento. Okay, kung ano yung totoo sa'yo. Which is, yung sa akin, yun ang totoo sa akin. Ma-pride ako. Anong ibig sabihin nun? Ayaw kong dumating sa punto na sasabihin ng mga taong hindi naniwala sa akin noon na buti na lang hindi ako naniwala sa'yo. Buti na lang di ako sumali sa'yo. Kasi tinan mo, di ba, wala kang narating. Yun yung ayaw kong mangyari. Pag iniisip ko yun noon, na nagsisimula ako, nanggigigil na ako. Kahit gutom ako, kahit wala akong makain ng mga time na yun na nagsisimula ako sa negosyo, kahit ang dami kong utang, yun yung nagpapanatili sa akin na mag-move forward. Yun yung nagpupush sa akin, yun yung nagtutulak sa akin, yung reason why na yun. Diba, ang simple lang naman, ma-pride lang ako, napaka-typical, hindi katulad ng mga malalalim na reason why. Pero yun yung totoo. Yun yung totoong nararamdaman ko eh. At yun yung reason kung bakit, isa sa mga malaking reason bakit ako naging successful. Pero ngayon, hindi na yun ang reason why ko. Kasi wala na akong pakialam, wala na akong kailangan patunayan, marami na akong napatunayan. Iba na yung reason why ko ngayon, nag-upgrade na. So yun lang yung pinupunto ko, hindi sapat na mayroon ka lang malalim na reason why. Malaki yan na itutulong ng reason why na yan. Kaso nga lang, ang problema is, kapag puro reason why lang, di ba, wala kang specific strategy, magiging problema ng uplines mo yan. Kasi hahanap at hahanap ka ng solusyon, and then makakakita ka ng mga ganito, and madalas, ang mga tinuturo ko dito sa channel na ito ay kontra sa kung anong tinuturo nila. Okay, nung mga unethical uplines, no? Hindi naman lahat ng uplines ay unethical uplines. No? Nung mga unethical uplines, kontra sa tinuturo sa kanila. So, nagiging problema na nila yun. Another na salita na ginagamit nila kapag ka hindi nila alam kung anong ituturo talaga nila sa'yo ay yung kulang ka pa kasi sa hataw. Kulang ka pa kasi sa hataw. Pero most of the time, totoo. Sa totoo lang, totoo naman yung sinasabi nila na yun. Pero ikaw kasi, alam mo sa sarili mo eh, kung kulang ka pa sa hataw o hindi. So, for example, nung ako nagsisimula sa negosyo ko, 16 hours or more yung hataw ko. Meaning, 8 hours lang yung tulog ko, 7 hours or 6 hours na lang yung tulog ko nung nagsisimula ko. Na hindi ko sinasabing tama yon, kasi para sa akin, ngayon, nung na-realize ko yan, yung mga bagay na yan, na at least 8 hours dapat yung tulog mo para maging energized ka. Napaka-importante ng tulog sa katawan natin. Kaya, hindi ko sinasuggest na gayahin mo yung ginagawa ko before, na talagang puyatan hanggang madaling araw, tapos ilang oras na lang yung tulog, hindi siya maganda kasi anhin mo yung napakarami mong pera. Ito, tinuturo ko rin to sa mga downlines ko, especially sa mga leaders ko, yung mga kumikita na ng malaki. Anin mo yung napakarami mong pera, kung magkakasakit ka naman, dun lang rin yan mapupunta. So, alagaan mo yung kalusugan mo. So, simpleng pagtulog lang, simpleng pagkumpleto ng tulog lang, eh, malaki na may tutulong nun. So, nung nagsisimula ako, ganun, 16 hours per day, I think, hanggang ano yan, mga 2018. Hanggang 2018. From 2014 hanggang 2018. And then, after that, 2019, 2021, medyo nag-adjust na. Lalo na ngayon, malaki na yung pinagbago kasi iba na yung level natin eh. Pag nagle-level up ka, marami talagang nababago kapag ka nagle-level up ka. So, ito na yung isang tip ko sa inyo pag papunta ka dito sa success. Pagka tumataas ka na tumataas, nag-iiba rin yung mga priorities mo, nag-iiba yung mga dapat mong gawin, nag-iiba yung oras mo, na nag-iiba yung mga bagay na binibigyan mo ng malaking oras. So, dadating at dadating ka sa ganung punto, ang importante is maging ready ka na mag-adjust mo. So, balik tayo doon sa topic na sinasabi ko na pagdating doon sa hindi pa sapat daw yung hataw mo. Most of the time, totoo naman yan eh. Pero kung alam mo sa sarili mo na humahataw ka naman talaga buong oras, lalo na kung full-timer ka, no, 16 hours per day, tapos 8 hours lang yung tulog, di ba? Humahataw ka, tapos yun ang sasabihin sa'yo ng upline mo. Di ba, minsan nakakainis. Comment ka dyan sa ilalim kung na-experience mo na yung ganun. Minsan nakakairita din eh. Paano naging kulang sa hataw? Ano gusto mo? 24/7 humahataw ako, di ba? Pero isa pa tong factor din pagdating dyan ay, yun nga, una is hindi lang siguro alam nung upline mo kung ano yung tuturo niya sa'yo kasi hindi na sila nag-improve. Na kung ganun yung klase ng upline na meron ka, wala tayong magagawa dun.
yung apply mo na nakampante na sa success na meron siya, hindi na siya nag-improve, hindi siya nag-upgrade ng skills niya, wala na tayong magagawa doon. Ikaw na lang yung mag-adjust. Kasi negosyo mo naman yan eh. Hindi naman apply mo yung magpapayaman sa'yo, ikaw pa rin naman. Kumbaga, sila lang yung nagsaserve as a guide. Ngayon naman, pwede rin isang factor is yun nga, hataw ka, todo hataw ka, 16 hours a day rin yung hataw mo, katulad ko nung nagsisimula. Pero, mali yung ginagawa mo. So, ito nga isa sa mga sinabi ni Michael Jordan, itatagalugin ko na lang at ipaparaphrase ko. Sabi niya, kahit pa ikaw yung pinakamasipag sa pagpapractice, pero kung ang pinapractice mo naman ay sa maling paraan, gumagaling ka sa pagiging mali. So baka ganun yung nangyayari din sa'yo. Kaya kahit anong hataw mo, feeling mo walang nangyayari, walang nagiging resulta kasi baka mali yung ginagawa mo. So ibang usapan na pagdating doon. Kaya alamin mo rin, i-check mo rin yung sarili mo kung tama ba yung mga skills na ginagawa mo, effective pa ba yung mga skills na ginagawa mo, and mag-invest ka sa sarili mo. And yun nga yung reason kung bakit ko ginawa tong YouTube channel ko and bakit ko ginawa yung Serrano Academia, kasi doon ako nagtuturo ng mga premium training doon sa Serrano Academia kung paano ka magkakaroon ng mga advanced and mga nararapat na skill set sa panahon ngayon na magagamit mo sa iyong negosyo. So palagi mo lang itong tatandaan, the best motivation is self-motivation or intrinsic motivation. Yung motivation ang gagaling sa iyo mismo. Kasi yung mga tao na nakikita mo sa labas, yung mga nagmo-motivate, kasama na ako doon kung namo-motivate ka sa akin, yung mga uplines mo, mga mentors mo na nagmo-motivate sa iyo, they will only serve as an inspiration, pero hangga't hindi ka motivated inside, no? Mawawala at mawawala rin yung motivation na nanggagaling sa labas. Kaya yun yung best motivation at yun na itutulong ng reason why. So kung meron kang malalim na reason why, kayang-kaya mong maging successful sa negosyo mo, mahihirapan ka lang talaga kung reason why lang yung meron ka. So ulitin ko, hindi ko sinasabi na kasinungalingan yung reason why lang yung kailangan mo. Nagiging kasinungalingan siya pag yun lang sinasabi ng mga uplines mo, tapos hindi ka natuturuan ng specific, effective, step-by-step ethical strategies. Seses! So kung marami kang natutunan dito sa video na ito, i-click mo lang yung like and i-share mo ito sa iyong mga networker friends o yung mga downlines na alam mong matutulungan itong video na ginawa ko. Mag-subscribe ka rin dito sa channel and i-click mo yung notification bell para ikaw yung una na ma-notify sa tuwing mayroon akong bagong ina-upload dito sa channel na to. Kung may mga katanungan ka, pwede ka rin mag-comment sa ilalim ng video na ito. Ilagay mo lang yung tanong mo and lagyan mo lang siya ng hashtag itanong mo kay Serrano para malaman ko na gagawin ko siya ng video. So kung wala pang ibang nagtatanong nitong tanong mo, eh gagawin ko siya ng video. Meron rin pala akong ginawang ebook na siguradong makakatulong sa'yo para makakuha ka ng unlimited na prospect para sa negosyo mo. So sa ebook na ito, tuturo ko sa'yo yung mga paraan para mabawasan yung rejections na natatanggap mo sa negosyo mo at bibigyan rin kita ng mga exact scripts na sasabihin mo sa prospect mo para maging interesado sila sa kung ano man yung inaalok mo, halos copy-paste na lang yung gagawin mo. So para malaman mo kung paano maa-access ang ebook na ito, puntahan mo lang yung website na makikita mo dito sa video na ito and then doon mo malalaman kung paano mo makukuha yung copy ng ebook. So once again, this is your friendly neighborhood Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So see you next time.